February 5, 2004. Hi, I'm Samantha Lee. Napakahirap na naging sitwasyon ko noon sa pamilya ko, lalo na kay Papa. Gusto niya akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Eh, hindi ako sumang-ayon sa kagustuhan niya. Kaya ayun, sa hindi inaasahang pangyayari, lumabas tuloy ang lihim ng pagkatao ko. Kaya pinalayas ako ni Papa. Kaya kahit labag sa aking puso, kahit masakit, umalis ako sa amin. Pero ayoko namang maging malungkot o magmukmok na lang sa tabi o isipin ang mga problema ko. Kaya ang ginawa ko, nagpakasaya ako para makalimot. Kaya lang may dumating na asungot na humarang sa pagpapakasaya ko. Si Marky, ang may-ari ng bar and restaurant kung saan ako napunta para magsaya. Isa siyang negosyante. Kakaibang negosyanteng may integridad. Nang makilala ko naman siya, eh, hindi ko naman akalain may magiging papel pala siya sa buhay ko. Napakadaming tulong ang ibinigay niya sa akin. Hulog talaga siya ng langit sa buhay ko. Kaya lang, dumating yung time na nainlove na ako sa kanya dahil sa mga effort na ginagawa niya. Kaya pa kaya niya akong tulungan kung puso na ang pag-uusapan? Hello mga ka-MV! Isa na naman pong kwentong pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang The Man of My Dream. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagkaroon ng reunion ang college friends ni Marky sa bar and restaurant nila sa Malate. Man, I can't believe you actually own this bar and resto. Ikaw ang pinakamahinang uminom sa tropa way back in college, sabi sa kanya ni Peter. Kayo ang inspirasyon ko, pare. Sa inyo pa lang alam kong kikita ng bar ko, sagot niya. Totoo ang sinabi nito. Mahina siyang uminom kahit noon pa man. He was really never fond of drinking. Nang minsang makipagsabayan siyang uminom sa mga ito, ay sakit ng ulo lang ang napala niya. But it didn't stop him from putting up a bar and restaurant for a business. Sa malimit na pag-gimmick nila noong college, ay alam niyang papatok ang naiisip niyang negosyo. Men and women were actually looking for a place to cool things down. That was why right after college, he asked his parents for a loan to put up Gateway in Malate. Doon niya ibinuhos ang lahat ng nalalaman niya mula sa kursong tinapos niya, ang business management. So far, so good. Dumami na ang mga kakompetensya niya sa kahabaang yun ng Malate. Pero nanatili ang mga loyal niyang customer. At mas pinipiling doon pa din mamalagi. His place rocks! Yun ang madalas niyang naririnig na komento mula sa mga regular customers niya. Partikular siya sa mga detalye sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. No hunky-punky, no monkey business, or whatsoever. He treated their customers well, making sure they would come back. And he treated his crew like family members. Naniniwala siyang hindi magiging matagumpay ang negosyo niya kung walang harmonious relationship sa pagitan niya at ng kanyang tauhan. And it paid to treat them well. Karamihan sa mga tauhan niya ay kasama na niya nang buksan niya ang Gateway. Kung may umalis man ay hindi dahil napirata ng kalabang bar restaurant niya, kundi talagang may valid reason. Masasabi niyang stable ang takbo ng kanyang negosyo. Nagpaplano siyang magbukas ng isa pang branch sa South. Pero pinag-aaralan pa niyang mabuti ang mga detalye. He was a very conservative businessman. Hindi siya basta sumusugal kung hindi rin lang sigurado ang panalo. Wala bang nag-go all the way dito pagdating ng hating gabi? Tanong ni Harold. Nagtawanan ang lahat ng naroroon. Sorry, man. Legal ang business ko. Walang ganun dito. Sagot niya. Wala ba? Lumipat na lang tayo. Masyado naman palang hulsam itong lugar ni Marky, sabi pa nito. Well, what do you expect from him?
He's Mr. Goody Goody, right? Nagtawanan uli ang mga ito. Nakitawa rin siya. Hindi siya napipikon sa pang-aalaska ng mga ito. Kahit noong nasa kolehiyo pa lang sila, ay madalas na siyang maging sentro ng asaran. Dahil nga mahilig lang siyang sumama sa gimmick ng mga ito. Pero hindi siya all out na nakikisali sa mga kalokohan ng mga ito. Sky is the limit ba ito, Marky? Tantyaw sa kanya ni John. No way, business is business, pare. Wika niya. Alam niyang nagbibiro lang ito dahil bayad na ang kikitain sa isang buong gabi ng gateway para sa okasyong yun. Seriously, pare? You really made it. Ang dalas kong marinig sa TV ang gateway. It seems that all the successful bands are having their gigs here. Seryosong sabi ni Peter. Sinwerte lang, pare. No, even before in college, you really had the business acumen. You deserve whatever you have right now, he added. Ngiti lang ang sinagot niya rito. Nag-propose ng toast si Peter. And they all enjoyed the night. Siniguro niyang nasisiyahan ang mga ito. Rule number one in his business etiquette. Treat your guests as if expecting them to endorse your bar to other people. What do you mean I'm getting married? Gustong kabahan ni Sam sa nakikita niyang kaseryosohan ng mga magulang niya. Sanay na siya sa pagiging seryoso ng papa niya. Pero habang nakatingin sa kanyang mama niya, with that poignant expression on her face, she knew she was really in trouble. Well, you heard me right, Samantha. You are getting married at the end of this month. Ulit na sabi ng kanyang papa na si Little Lee. And who is the lucky bastard? She asked in between gritted teeth. Sam! Saway ng kanyang mama. Hindi niya pinansin ito. Surely, they were not expecting she would readily agree with their announcement. They were talking about her getting married, for God's sake. His name is Anton Cheng. Siya yung anak ng Incheck na may-ari ng Divisoria Mall. Kumunot ang kanyang noo. Sa isang balak ipakasal ng mga ito. Well, she had particular against Chinese. Hindi lang niya naisip ang possibility na sa isang kalahin ng kanyang papa siya magpapakasal. Sa nakikita niyang naging trato nito sa kanyang mama, alam niyang hindi siya magiging masaya kung isang Incheck din ang magiging asawa niya. Bago ka mag-react, gusto kong isiksik mo sa utak mo na wala ka nang magagawa pa para mabago ang desisyon ko. You are marrying Anton, whether you like it or not. And you also know, I will not just stay put and accept whatever you just said, right? Sagot niya. Oh, she hated her father's monotone voice. Para bang nag-aanunsyo lang ito ng isang ordinaryong balita. Considering what a brat you are, yes, I'm actually expecting you will not readily accept this. But like I've said, you have no choice. Sinulyapan niya ang kanyang mama na tahimik lang na nakamasid sa kanila. Alam niyang kakampi niya ito, pero sa loob ng kanilang bahay ay wala itong boses para sabihin ang anumang opinion nito tungkol sa kahit anong issue. And so, she couldn't expect her to stand by her. This Anton Cheng? Has he agreed to marry me? Napabuga siya ng hangin. What kind of a name was that? But then, she remembered her own name, Samantha Lee. Ordinarily, she would have laughed about that matter. Pero yun ay hindi isang ordinaryong pagkakataon. They were talking about her life and her future. And it was no laughing matter. Kagaya mo, wala rin siyang choice. Kami ng kanyang ama nag-usap tungkol sa pagpapakasal niyo. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Maaaring kagaya niya ay tutol din ang kalooban ni Anton na magpakasal sa kanya. She could use it to her advantage. She would convince him their life would be hell if they both agreed to the marriage. They will be coming over on Monday. We will talk about the wedding details. Dagdag na sabi ng kanyang papa. Wala bang engagement party? Aniya sa tinig na puno ng sarkasmo. I'm warning you, Sam. Don't do anything that will jeopardize your forthcoming wedding to Anton Cheng. Sure,
labas sa ilong yun. Ipinapatawag ka na ni Sir sa ibaba. Naiinip na raw ang mga bisita niyo. Susunod na ako. Sagot ni Sam sa napagbuksang katulong. Isinara uli niya ang pinto. Sinadya niyang bagalan ang pag-aayos dahil gusto niyang magkaroon ng bad impression sa kanya ang pamilya na mapapang-asawa niya. Ew! The thought scared the hell out of her. Kahit anong mangyari ay hinding-hindi siya papayag na maikasal kay Anton. Kailangan magtagumpay ang kanyang plano. Kailangan niya itong makumbinsi na hindi siya magiging mabuting asawa para dito. Nagwisik siya ng babango. Napangiti siya na kumalat sa loob ng kanyang silid ang masangsang na amoy na yon. Kung sakali mang tangkain ni Anton na halikan siya sa leeg, ay sinisiguro niyang mahihilo ito sa amoy ng pabangong ginamit niya. Pagbaba niya sa komedor ay may nakaplaster ng ngiti sa kanyang mga labi. Parang wala namang nakakahalata sa mga kaharap niya na plastik ang ngiti niyang yon. Her father looked pleased. Ang mga magulang naman ni Anton ay ngiting-ngiti rin sa kanya. Nagtama ang mga mata nila ni Anton. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Nakapagpagaan yun ang kalooban niya. Ang ibig sabihin lang ay hindi siya mahihirapang kumbinsin nito na huwag silang magpakasal. He was not bad looking after all. Sa katunayan ay nakapasa ito sa standard niya. Kahit nakaupo ito ay masasabi niyang mataas ito kaysa sa karaniwang inchik. She could tell so by comparing his height to her father. Formal na ipinakilala siya ng kanyang papa sa kanilang mga bisita. Habang kumakain sila ng authentic Chinese food, ay pinag-usapan ng mga ito ang tungkol sa detalye ng kanilang kasal. Somehow, she was expecting Anton would interrupt them. Pero nanatili lang itong tahimik. Maganda pala talaga mamanugangin namin, komento ni Mrs. Teng. Ngiting-ngiti ito. Baluktot ang pagsasalita nito ng Tagalog, pero para sa isang purong inchik na gaya nito, ay possible na yon. Sinuklian niya ito ng ngiti. Habang tumatagal ang usapan, ay lalo siyang hindi nagiging komportable. Lalo na nang sabihin ng kanyang papa na sa darating nakatapusan ng buwan ang kasal nila ni Anton. Don't you think it's a little bit too early? Hindi na nakatiis na sabi niya. Kung si Anton ang hihintayin niya, malamang na maitakda na ng tuluyan ang kasal nila. Pero hindi pa rin ito nagsasalita. In fact, she realized that he had not talked all throughout dinner. Naiinis na siya rito. Paris na siguro ang laway nito. Inirapan niya ito. Lalo lang siyang nainis dahil wala pa rin itong reaksyon. Kahit sigurado siyang nakita nito ang ginawa niyang pag-irap dito. Tama lang, nasa katapusan na kayo may kasal, Sam. Malumanay na sabi ng kanyang papa. But she knew better. Alam niyang may kalakip na babala ang ganong klase ng tonong ginamit nito. Binalingan niya si Anton. It's a little bit too early. Don't you agree with me, Anton? Whatever. Baliwalang sagot nito. Lalo siyang nanggigil sa inis. Malinaw na wala siyang maaasahang tulong mula rito. He was one bastard. Bumaling siya sa mga magulang nito. Hindi spineless niya, nakalimutang umiti. Kumpara dito, may pakiramdam siyang ang mga ito ang mas madali niyang mabobola. They look too eager to please her. Naisip ko lang po kasi na mas mabuti kung magkakaroon kami ni Anton ng mas mahabang panahon para kilalanin ang isa't isa. Sinulyapan niya ito. She just hoped he would get her message. If you don't have anything good to say, just shut your mouth. Mukha namang nakuha nito ang ibig niyang sabihin dahil tumahimik ito. Mabuti nga yata ganun. Para maging ayos ang pagsasama niyo pagkatapos. Pagsang-ayon sa kanya ni Mrs. Cheng. Ganun din ang kauwian nun. Sa kasal din magtatapos ang lahat. Bakit kailangan pampatagalin? Wika ng kanyang papa. Inignora niya ito. Kung mas mahaba kasi ang engagement period namin ni Anton, mas magkakaroon kami ng pagkakataong mag-adjust sa isa't isa. Makikilala namin ang ugali ng isa't isa, kaya magiging handa kami kapag naikasal na kami. Kapag nangyari yun, may iwasan ang mga away kapag mag-asawa na kami. Mahabang paliwanag niya. Hindi niya alam kung may sense sa mga sinabi niya.
but she really hoped at the end of this dinner, they would agree with her. Nagtinginan ang kanilang mga papa. Kapag kuwant, ay umiling ang kanyang papa. Nagngit-ngit ang kalooban niya rito. Bakit kaya parang atat na atat itong mawala siya sa buhay nito? Kung sa bagay, noon pa man ay malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi ito yung tipikal na ama na naglalambing sa anak. Pero marahil, tradisyonal lang ito sa pagpapalaki sa kanya. He was a good provider, though. Hindi siya tinipid nito. Sa katunayan, ay masasabi niyang lumaki siya sa layaw. For starter, pwede bang mag-usap muna kami ni Anto ng sarilinan? Aniya sa kanyang papa, pero deadma pa rin ito. Sure, sure, sabi ni Mr. Chen. Naghihinalang tinignan siya ng kanyang papa. Hindi niya ito pinansin. What is there to talk about? Tanong sa kanya ni Anton. Inip na ang tono ng boses nito. Pinandilatan niya ito. About us? Mariing sagot niya. Tumayo siya bago pa ito makapagprotesta. Presko sa garden, doon tayo mag-usap. Ang akala niya ay makikipagmatigasan ito. Kaya laking pasasalamat niya nang tumayo rin ito. Napatunayan niyang matangkad nga ito dahil nang magkaagapay na sila sa paglalakad, ay halos umabot lang sa mga balikat nito ang taas niya. Crossbreed siguro, aniya sa isip. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong nito nang nasa hardin na sila. Well, hello. Pinaplano na ng mga magulang natin ang kinabukasan natin. Sa palagay mo, dapat lang tayong tumahimik? Nagkibit balikat lang ito. Padabog na nagtungo siya sa gazebo. Ang akala niya ay magiging madali para sa kanya na kumbinsihin itong huwag pumayag na maikasal sa kanya. But so far, she was beginning to doubt her impression. Sumunod dito sa kanya, tumupo sa tapat niya. Do you find me attractive? Diretsyang tanong niya rito. Ha? Napasimangot siya. Bingi pa yata ito. I said, do you find me attractive? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay nagkibit balikat ito sa labi sa pagkainis niya. Hindi niya alam kung habit ba nito ang magkibit balikat o inaasar lang siya nito. What? Daig pa niyang nakikipag-usap sa isang pipi. Okay lang ang tsura mo. Hindi na nakakahiyang iharap sa mga tao bilang asawa ko. At talagang susundin mo ang gusto ng mga magulang natin na magpakasal tayo? I have no choice. Tinitigan siya nito. Kagaya rin siguro na wala kang choice kundi magpakasal sa akin. It would just be a waste of time to argue with them. Why? Tatanggalan ka ba nila ng mana kung hindi mo sila susundin? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay binato siya nito ng sunod-sunod na tanong. Bakit ba ayaw mo magpakasal sa akin? Don't you find me attractive enough to be your husband? Umiling-iling siya. Marriage is more than what meets the eye. Looking good together doesn't mean we can have a happy ever after kind of marriage. Come on, Anton. We both know this won't work for both of us. There will be no harm if we'll try. Desperadong tiningnan niya ito. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit pumapayag itong magpakasal sila. Gayong halata namang hindi ito attracted kahit konti man lang sa kanya. Ordinarily, she would be insulted. Hindi siya sanay ng ganun. Pero ngayon ay sobra-sobrang relief ang nararamdaman niya. Nawala ito ni katiting na atraksyon para sa kanya. Wala ka bang girlfriend? Hindi ito sumagot. Pero napansin niyang kumibot ang mga muscles nito sa mukha. Napangiti siya. She knew she had hit a nerve. Have you ever been in love, Anton? I mean, really fall in love? Sinadya niyang hinaan ang boses niya para mas may effect. None of your business. Sagot nito. Nag-iwas ito ng mga mata. Napangiti siya. Naaamoy na niya ang tagumpay ng kanyang plano. She just needed the details. Tumabi siya rito. So, what does she look like? Chinese din ba siya? Hindi kumibo ito. Ah, Filipina. That is understandable. Nilingon siya nito. What do you mean? He asked in an edgy voice. Hey, relax. Magkakampi tayong dalawa.
Tinapik niya ito sa balikat. What I mean is, it's understandable why your parents didn't approve of her. Alam ba niyang magpapakasal ka sa iba? Kumunot ang noon nito. Bakit ba gusto mo pang gawing komplikado ang lahat? It will be easier for both of us if we will get married just the way they like it. Then we can both agreed to an annulment later. Oh no! Ang gusto ko kung magpapakasal din lang ako sa lalaking mahal ko na. Ayoko nang take to sa kasal. Besides, I just can't imagine myself living with someone I don't love. Tiningnan niya ito. Hindi ito mukhang apektado. Pero nagsorry pa rin siya rito. Don't get me wrong ha. I don't have anything against you. It's just that I don't agree with this arranged marriage. I don't see this working. And the way I sense it, you are in love with someone else. Hindi nito ikinaila ang sinabi niya. Hindi mo ba naisip kung ano ang nararamdaman ng nobya mo? Kung ako ang nasa kalagayan niya, masasaktan ako. Hayaan mo ba ang mga magulang mo magdikta na kinabukasan mo? Hahayaan mo ba sila ang mamili ng babaeng makakasama mo habang buhay? Have you ever heard of the one? The one? Ang sabi nila, lahat doon ng tao may nakatakdang one great love. And they are only allowed to meet once in a lifetime. If you let that chance pass by, you will have to wait until the next lifetime. Ilang sandaling tila nag-isip ito. Hinayaan lang niya ang pananahimik nito. Pigil niya ang hininga sa paghihintay ng isasagot nito. The one. Since when did you get that all mushy, Sam? Sinaway niya ang bahaging yon ng kanyang isip. Ang totoo ay narinig lang niya yon kay City. Ang kabarkada niyang walang tatalo sa pagkamoshi. Pagdating sa pakikipagrelasyon, ipinagpapasalamat niyang nakinig siya sa paglilintan niya nito noong panahong nag-e-emote ito. Dahil sa pakikipag-break niyang dating boyfriend nito, ngayon nga ay nagamit niya ang linya nito sa pagkumbinsi kay Anton. Ano ba ang plano mo? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. I don't have an exact plan. Anything goes. Basta ang agenda ko, huwag matuloy ang kasal nating dalawa. Pinagmasdan niya ito. Are you in or are you out? I can't actively participate with you. Kapag ginawa ko yun, mawawalan ako ng mana. Pero, there are other ways. Ako ang bahalang mag-isip ng paraan. Basta huwag mo lang aasahang harap-harapan akong susuway sa mga magulang ko. Unlike your parents, hindi sana yung mga magulang ko na pinagre-rebeldehan ng anak. Inilahad nito ang kamay nito sa harap niya at saka ito ngumiti. So, do we have a deal? Deal. Ngiting-ngiting tinanggap niya ang kamay nito. Knowing his was on her side now pacified her. She could go back to her laid-back attitude without having to worry about an upcoming wedding. Life was so great. Matutuloy kaya ang kasalan ni na Anton at Samantha? Ano kaya ang paraang gagawin nila? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.